Sir Jay, magandang gabi po sa inyo at salamat sa inyong oras ngayong Sunday. Hello Sir Ricky, magandang gabi po sa inyo. Opo. Teka, yun munang nabalita kanina. Ano ho bang dahilan at bakit natin pinupull out po yung BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal? Well, una po sa lahat Sir, no? It's important for us to take note na ang Teresa Magbanwa has successfully accomplished its mission. Since we have deployed Skoda, BRP Teresa Magbanwa in Skoda since April, no? Ang unang objective niya dito is to stop itong reclamation na ginagawa sa Skoda. Mm-mm. Second is to protect our marine environment. And third, of course, to support itong mga mangingisda nating Pilipino. Mm-mm. Sa loob ng 5 buwan, nagawa ng ating mga tropa to sa Teresa Magbanwa. But this time around, we have to ask Teresa Magbanwa to pull out sa Skoda Shoal for 3 important reasons, Sir. No? One, it's because of the very bad weather, sea conditions sa Skoda Shoal. At alam naman natin na nung nakaraang August 31 ay nagtamu ito ng mga structural damage. So, yes. So ito ang isang pangunahing dahilan din kung bakit we need to bring her back. Support. And then third, they have already critical supplies, no? Gaya nga na sinabi ng commanding officer natin sa Teresa Magbanwa ng interview niya. Ang ating mga tropa ay kumakain ng lugaw. Mm-hmm. And some of them even need medical care dahil they were dehydrated. Mm-hmm. Teka, so ang lumalabas ngayon yung ibang mga damdamin nung dito ho sa nagbabantay dito sa ating mga karagatang ito dito nga sa aggression ng China, hindi kaya ito yung maging signal sa kanila na tayo ay medyo lumalayo do sa laban natin, lumalabnaw tayo? Well, again sir, no, there's no other reason for us to prove ang accomplishment ng Teresa Magbanwa, and it doesn't mean we are withdrawing our forces in Teresa Magbanwa in Skoda Shoal. Ang sabi nga natin, ang Coast Guard, we still recognize that Sabina Shoal or Skoda Shoal is within our exclusive economic zone, and that it falls within our we have sovereign rights over this, no, in accordance with the United Nations Convention of the Law of the Sea and the 2016 Arbitral Award. Opo. So ito ay kumbaga talagang doon sa mga binanggit ninyo, this will never parang represent doon sa ating kahinaan, no, na ipaglaban pa rin ho yung teritory natin. So ito ho ba ano mapapalitan ng ibang barkong magbabantay doon o paano ho ito? Well, as what the commandant has mentioned, no, we have other Coast Guard vessels to carry out sovereign patrol, not just in Skoda Shoal but the entire West Philippine Sea. Oo. So hindi kinakailangan na agad palitan doon sa mismong lugar na kung saan umalis ho itong Teresa Magbanwa. Yes, sir. And as what I said, sir, no, these are already operational details, so I cannot confirm whether a vessel was deployed to replace Teresa Magbanwa. But what the commandant has mentioned a while ago, no, nung sa interview niya nitong hapon, is that the Coast Guard is still committed in maintaining our presence in Skoda Shoal. Opo. Itong panibagong lumabas na istorya na may pagbabanta ang Beijing ng pagka-crash sa any foreign incursion, paano niyo ho pinag-uusapan to ngayon sa Coast Guard? Well, as far as the Coast Guard is concerned, we are not deterred by this kind of statements, no, ng Chinese government. Oo. Dahil para sa atin, our presence in Skoda Shoal or our deployment of Coast Guard vessels in the entire West Philippine Sea is in accordance with the international law. And it's also supported by UNCLOS in the 2016 Arbitral Award. All right. Commodore, salamat sa inyong oras at magandang gabi po sa inyo. Thank you, sir.
Yes, sir. Pasensya na, sir. Nasa airport ako. It's alright. It's alright, sir. Apo, apo. Salamat. Ingat po tayo, yes, sir. Thank apo. You po. Commodore J. Tariela, tagapagsalita po ng Philippine Coast Guard.